Bayan pakinggan dito sa Boses ng Katutuhan. Magandang araw sa inyong mga kababayan. Gera nga ba talaga ang solusyon sa pagbuli ng China sa West Philippine Sea? Yan ang pag-uusapan natin ngayon ng mabilisan dito sa Boses ng Katutuhanan. As most of us knew, recently lang ay may apat na ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang nagtamo ng physical injuries pagkatapos bumbahin ng water cannon ang isa sa mga barko ng Philippine Coast Guard na maghahatid lamang sana ng resupply sa Sierra Madre na warship. Makikita natin sa video, dalawang Chinese vessels talaga ang nagtutulong-tulong na bumbahin ang barko natin ng water cannon. Natamaan ang mga glass windows ng bridge ng barko, kaya nabasag ang mga ito at siyang naging dahilan ng pagkasugat ng mga crew. Now, this is an absolute bullying. Ewan ko ba, anong nagawa natin sa mga sikwa na ito na wagas ang pambubuli sa mga Pilipino? Bukod pa nga dyan sa West Philippine Sea, dito sa mainland mismo, ang daming mga pangyayaring nakita nating naghari-harian itong mga sikwa na ito sa sariling bansa natin talaga mismo. Likas na nga ba talaga sa dugo ng mga sikwa na ito ang pambubuli? Para bang para magtagumpay lamang ang kanyang madilim na adikain? O sadyang pamamaraan na talaga ito ng pananako ng mga ito sa Pilipinas? Panoorin natin ang isa pang incident na ito, nakasabay na incident ng naunang incident na na-mention natin kanina. Dito, nagkabanggaan na talaga eh. Very obvious sa video, kahit batang musmos ang tatanungin mo dito, makikitang hinarang talaga ng Chinese Coast Guard vessel na iyan ang barko natin mismo na nag-escort lang naman sa resupply mission. May sira talaga ang ating barko dito. Nakita nyo naman yung willingness, no? Or in good faith na walang pakay ang ating Philippine Coast Guard na panggain talaga ang barko nila. Sa katunayan nga, ay nagmamadaling lagyan pa ng mga fenders ng mga crew ang bahagi ng collision. Paano may intensyon ng banggain sila noon? Habang itong mga sikwa na ito ay nagbibideo lang. Pero very clear, napaka-clear ng pakay ng mga ito dito, ano, pambubuli talaga. Inuudyok ang ating Coast Guard para maibaliktad nila ang pangyayari na kunyari tayo ang bumangga, tapos at the end of the day sila pa ang ano, magpa-victim effect habang sinisisi ang Pilipinas. Maraming nagalit sa atin sa insidente na ito at yung mga nauna pa ng mga insidente. Pati nga ang Amerika at iba pang bansa ay nagsalita na rin laban sa China hinggil sa conflict na ito o ginagawa na ng China sa Pilipinas. Personally, galit ako sa ginawa ng mga sikwa na ito sa atin. Total disrespect kasi ito sa mga Pilipino. You know, people have commented that this is very much a David and Goliath situation. But I also remind them, David won. Nga lang, bagamat di naman diretsahan sinabi ng Pangulo natin na makipag-gera talaga sa China, the way to resolve this long-time conflict, maraming payag din na binitawan ng ating Pangulo tungkol sa posibilidad ng gera. Sa isang statement nga lang, sinabi niya, na hindi enough ito para ma-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika. Now, if you read between the lines, mga kababayan, pag-aamin talaga ito na hindi pa handa ang Pilipinas na sumabak sa gera, lalo na sa China, sapagkat ang military capabilities natin napakalayo kumpara sa capability ng military ng China. O kaya nga, nagpanggit tayo ng Amerika. Kasi, umaasa tayo sa lakas ng kanilang pwersa, lalo na kung higanti ang harapin natin, matutulungan tayo. Yun nga lang, pakatandaan natin, sa World War II, pangalag, wala pang nuclear weapons noon. Ang lalo na mga superpowers
ng mga bansa. Pero sa gerang iyon, milyon-milyon na ng mga Pilipino ang namatay. Paano pa kaya sa panahon ngayon na isang pindot na lang ano, ang pagsasagawa ng malawakang pagsira ng isang lugar? Sabi nga rin ng Pangulo sa isang interview din, mala David versus Goliath man ito, ay nire-remind niya daw ang mga nagkuminto ng ganito na David won on that fight. Matalinghaga man ito, pero napakamalaman ng statement na ito mga kababayan. Pwedeng saywar sa kalaban ito, ngunit pwede ring tutuhanin ito eh, no? Either ng Pilipinas mismo or ng kalaban. What if sumiklab ang gera na ito? Anong mangyayari sa Pilipinas? Yun yung mahalagang tanong eh, no? Sige nga, magkamali tayo. Nagsimula sumiklab talaga yung gera laban sa China. Anong mangyayari sa atin? Ano bang ibabala natin para maitigil ang atake ng China? Ay, yung bato ba na ginamit ni David? Gagawa ba tayo ng mga tirador, ng mga slingshot para maitigil natin yung pag-atake ng China? Mga nuclear weapons nila. History yun kung napigilan ng bato ang nuclear weapon. Ano? Eh kung suntukan na nga lang, wala nang gamitan ng armas, ilan pa tayo kumpara sa population nila? Sama muna ang mga bata natin against sa kanila. Baka isang Pilipino, no? Kumpara sa 10 Chinese, ang magiging ratio. Suntukan na lang. Di kaya tayo populutin sa kangkungan noon. 1:10 ang ratio. Di sa pinipintasan ko ang ating Pangulo. Yung tipong mas magaling pa tayo sa kanya, no? Hindi ganon. Pero to represent the voice of the people, war is not the solution to this. At sa tingin ko naman, ito rin ang perspective ng ating Pangulo. Oo, andyan ang Amerika. Pero wala bang damage na may dudulot sa Pilipinas porkit andyan ang Amerika? Ang gera na ito, wala bang mga Pilipinong mamamatay? Ang kawawa dito, yung mga ordinaryong mga Pilipino, ano? Eh, kung wala nga lang pasok sa trabaho, wala na makain ng pamilya. Tapos gera pa kaya? Buti kung yung pulpura na yan ay naisasahing ano, at naipapakain sa pamilya. O kita naman natin ano, sa ibang bansa na kalyado ng Amerika, ang dami pa rin namatay on their part dala ng digmaan. Developed countries pa yun mga kababayan. Ano pa kaya sa atin, no? Developing pa lang tayo. Diplomasya. Pero di ko sinasabing hayaan na lang din natin ang pambubuli ng China. Sana'y huwag lang dalhin talaga sa usapang gera. Kasi isang pagkakamali natin ay tapos ang pagsisikap ng mga Pilipino. Babalik tayo sa dating panahon na mas madali pang mamatay kaysa mabuhay. Ano? Siyempre, malawak ang pagkasira ng ating ekonomiya at magiging epekto ng gera na yan. Baka yung nalipo na investment ng Pangulo sa kanyang ikot, no? Sa mga ibang bansa lately, ay kukulangin pa lang yun sa pagpapatay ulit ng ating bayan pagkatapos masira ng digmaan. Ano? Habang nalulunod pa tayo nun sa malaking utang the way to regain our nation. Pwedeng magdululot yan ng malawakang kaguluhan sa reliyon pag nangyari ang gera na yan. O di ba kaya sa buong mundo? Siyempre, kikilos na yung mga kalyado niyan sa China, Pilipinas din, at yung mga kalyado ng mga kalyado, nagsisalihan na yun sa gera, ay malawakang kaguluhan talaga. Pwede nga, mag-ujok ng World War III, no? Na sabi nila, ang World War III ay posibleng magmula dito sa Southeast Asia na region, which is very rational and logical naman kung pag-uusapan natin. Pero sa puntong ito, yung mga biyahe din ni PBBM tuwing Christmas and alliance sa ibang bansa ay para sa akin naman ay napakaganda noon, mga kababayan, para sa ekonomiya natin, no? Mas lalong sumigla at para din tumaas ang sandatang lakas. The way mag-aalanganin din yung mga gustong sumakop sa atin dahil nakikita nila na marami tayong kalyado na ibang bansa, lalo na kung may mga kapasidad naman talaga when it comes to military power. Ano? Sana hindi lang dahil
pag pinaghahandaan talaga natin ang giyera sapagkat ang isang siglo na pagsisikap ay kayang burahin ng isang giyera lamang. Ikaw kababayan, ano sa tingin mo dito? Please let me know your opinions in the comment section below. Sapagkat boses mo, boses ng taong bayan ay kailangan marinig ng pamahalaan dahil ito ang boses ng katotohanan.